Then bend your knee for one time. Bend. Yes, bend knee. Tama. Okay na, sir? Both? Yes. Sure, tapay ko lang saglita. Okay pa. Sure, pagganang paano pa point ng second toe dito sa last nine? Move nyo, sir, feet nyo backward. Relax nyo lang yung paano, sir, ha? Okay. Same procedure din, sir, sa kapila. Sure, gawin nyo lang konti. Sir, same din dito, sir, kung anong ginawa. Huwag nyo gulagin, sir. Sir, relax nyo lang yung payo po. Ayan. Sir, huwag nyo lang galawin, ha? Okay. Huwag nyo lang galawin. Ganon din gawin nyo, sir. Gawin nyo lang ng konti. Okay, relax. Okay. Stand straight lang. Minsan siya nararamdaman some lang. Saan part dyan, sir? Dito na part. Sa heel? Mm-hmm, heel. Kung lower back pin meron ba, sir? Wala naman. Ay, lower back, meron. Pero na dadaan naman sa exercise. Sa heel lang kayo meron mm-hmm. pain? Ano yung makadalasan yung sinusot, sir, nagpa-flats lang ba? Ayun. Normal na chinelas. Normal yung flats. Mga flat. Pero dati, sir, nakagamit na ba kayo ng ini-insole, yung arch support? Saan meron yung support ko? Bale, nung nag-aral kasi ako, nag-ganito na rin. So, binigyan kami. So, kumbaga naka-doctor pong kayo? Mm-hmm, before. Okay. So, bale. Nakagamit na kayo ng shock absorption? Mm-hmm. So, ito, sir, yung three types ng foot na. So, ito yun. Flat foot, normal foot, and high arch. So, sa inyo kasi, sir, based on yung assessment, is under siya ni flat foot. Mm-hmm. So, flat foot nun, sir, meaning po, bagsak or collapse yung pinaka-arch ng paa natin. So, si flat-footed, meron din siyang tatlong level. Meron siyang mild, moderate, and then severe. Sa inyo, under siya ng first level ng pagiging flat-footed. Kumbaga na sa, ano siya, mild flat-foot po. So, yung pagiging flat-footed kasi, sir, ano siya, hereditary congenital. Then yung number one lang, sir, na nakapagpa-deteriorate kay flat foot, like for example, madalas kayo ng flats, so hindi siya advisable po kasi pag flattened surface kasi inapakan natin, sir, syempre, yung pinaka-arch ng paa natin, kumabagsak yun, sir, kasi sinusundan niya lang kung ano inaapakan natin. So, kailangan nila ng arch support para at least ma-prevent yung pagkakaroon ng foot pain at the lower back pain para at least pati muscle fatig mababawasan po. So, ito yung sure. Bagsak yung arch ng paa. So, kung nag-occlusions kayo, sir, meron din naman kami mga insole na binibenta po. So, pwede siya sa lahat ng shoes, rubber shoes, leather. Yung binabalot lang. Yung binabalot lang dito. Or nilalagay sa shoes.
yung insole na support. Ay, sir, meron kami insole talaga na binibenta ko. Ito sir, nakadepend dito sa level ng arch ng paa. Then kasi yung mga shoes namin, shoes tsaka sandals, meron na siyang built-in arch support. Ah, okay, meron. Yeah. Meron akong ganito. So, kaya din kami may assessment. Sir, ano, kailangan nyo talaga ng support. Kasi si doctor kong kasi sir, okay din siya sa walking, standing, gano'n. Mm-hmm. Then, pag mayroong kasing support sir, yung arch ng paa natin, at least mababawasan yung mga foot pain, abdominal pain. Full name na lang sir.